So, mga kababayan ko, naghihingi lang ako sa inyo ng paumanhin. I'm sorry that I have to impose a longer itong modified enhanced community kasi kailangan nag-spike tumaas yung infections at yung ospital natin puno. Kaya ho nga sana wang inyong dagdagan. Ngayon, alam ko na galit kayo. Magalit na lang kayo sa akin kasi wala man talaga akong magawa. Yung virus na yan, lumilipad yan sa hangin. Kung kausap mo yung may virus, na mabirus ka rin. Yan ang problema dyan sa COVID-19 virus. So, sumunod na lang muna kayo total para man ito sa lahat. I would be the last. Ako yung pinakahuling tao na mag-istorbo sa buhay ninyo. Sabi ko nga, I want the people to be comfortable. Pinalawig pa ng 2 linggo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa kabila nito ay papayagan na rin buksan ang ilang negosyo at mananatili pa rin ang border control lalo na sa NCR Plus bubble. Umayon po ang mga alkalde po rito sa MECQ Plus new business openings sapagkat ito'y sagot sa mga walang trabaho, magkakaroon ng activities, at sagot rin naman na hindi tataas ang impeksyon dahil ang border control po, walang pwedeng pumasok sa NCR Plus. Ando pa rin po ang border. MECQ naman sa buong buwan ng Mayo ang Santiago City, Quirino Province at Abra. General Community Quarantine naman sa Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas, Quezon, Tacloban City, Iligan City, Davao City at Lanao del Sur. Ang ibang lugar sa Pilipinas na hindi nabanggit ay isa sa ilalim sa Modified General Community Quarantine. Hindi na rin ikinagulat ni Pangulong Duterte ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan umabot na ito sa mahigit 1 milyon. Ayon sa Pangulo, kung magpapatuloy ang hindi pagsunod ng ilang Pilipino sa health protocol, tiyak na magpapatuloy pa ang pagtaas ng kaso ng COVID. And it will never be an ending story until all Filipinos are vaccinated. There will always be a rise and maybe exponential ang takbo ng COVID sa Pilipinas pag hindi kayo sumunod ng batas. Binalaan rin ni Pangulong Duterte ang mga barangay official at mga alkalde na hinahayaan ang mga paglabag sa ipinatutupad na minimum health protocol sa kanilang mga lugar. I will hold responsible and I will direct the secretary of the local government, DALG, to hold the mayors and responsible for this kind of events happening in their places. It is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty which is punishable under the revised Penal Code. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.